Nagsalita na ang kampo nito si Justin Brownlee tungkol dito sa nangyari nga na pagpopositibo niya. At ayon dito sa kampo ni Brownlee, baka daw ganito yan. Itong si Brownlee, kung inyong magugunita, ay nagkaroon ng injury bago nagsimula yung Asian Games. Actually nga may injury siya habang naglalaro. Inoperahan siya para tanggalin yung bone spurs doon sa kanyang paa. Ang nangyari ngayon, yung operasyon ay ginawa sa Estados Unidos at binigyan siya ng mga gamot ng mga doktor doon. Ayon sa kampo ni Brownlee, posible na yung isa doon sa mga gamot na ibinigay dito kay Brownlee ay merong ingredient na pinagbabawal dyan sa Asian Games at sa FIBA. Kumbaga, yung ingredient na yun kasama doon sa mga gamot na iniinom ni Brownlee. Siyempre, hindi naman alam ni Brownlee kung ano yung ingredients ng gamot na yun. Basta binigay sa kanya yun ng doktor, yun ang iinumin niya. Yun naman, doktor, yung ingredient na nandun sa gamot na yun, legal yun sa Estados Unidos. So, walang magiging problema doon. Ang problema nga lang, nung nagpunta siya dito sa Asian Games, lumabas doon sa test, yung gamot, yung substance na yun, na mukhang pinagbabawal. Sana, hindi ganyan ang nangyari. Kasi kung ganyan ang nangyari, doon sa second test na gagawin, talagang magpo-positibo ulit si Justin Brownlee. So, kailangan tignan natin na huwag sanang ganyan ang mangyari dahil kapag nagpositibo ulit si Brownlee, baka maban nga siya. Hindi babawiin yung gold medal ng Gilas, pero mababan ito si Brownlee siguro for 18 or 24 months, mga 2 years. Alam natin si Brownlee hindi na bata. So, baka pagbalik niyan, ay iba na ang laro niyan at syempre, napaka-devastating nito para do sa, hindi lang kay Brownlee, do sa karir niya, kung hindi maski na dito sa Barangay Ginebra sa PBA at dito sa ating national team. Dahil ang hinahanap nga ng national team natin ay continuity. Kung mawawala yung coach, kung halimbawa si team ko magdesisyon na magpunta sa Ginebra na lang, at itong si Justin Brownlee hindi maglalaro, hindi makapaglalaro at hindi papayagan, back to square one na naman yung ating Gilas program. So, iyan sana ngayon ang pinagdarasal ng marami na itong si Justin Brownlee, nag-aapila na siya doon sa naging desisyon nitong FIBA na sana nga ay hindi siya magpositibo ulit. Dahil kapag yan ay nangyari, napakalaking problema niyan para dito sa Gilas Pilipinas at kay Justin Brownlee. So, abangan natin kung ano magiging desisyon dito. At sa ngayon daw, si Brownlee ay pinaprepare na yung mga medical certificate at documents na kinakailangan para ipakita dito sa FIBA na siya ay inosente talaga at itong lumabas na maakusasyon ay hindi totoo at baka nga nagkaroon nga ng false positive. Ang latest update dito kay Mikey Williams, marami ang nagsasabi na baka ito ay gusto lang magpa-trade sa SMC kaya ganyan ang inaasahan nito. Sa ngayon kasi marami ang nagsasabi, ang inamin na nito si Ricky Vargas, yung chairman nitong TNT, na si Mikey Williams daw yung in-approach ni Coach Tim Cone na kausapin para maglaro sa Gilas. Sinabi ni Mikey, okay, sige, maglalaro ako. Pero nung nakausap nila later, ito si Mikey, sinabi, kausapin mo muna yung manager ko. At sinabi ng manager ni Mikey, maglalaro siya sa Gilas pero bayaran nyo ng malaking-malaking pera. So, syempre, hindi ito nagustuhan ni Ricky Vargas at ng management ng Gilas. At yan ngayon ang nagiging sitwasyon natin. So, ang sabi ng marami, ito kaya si Mikey ay kaya ganyan ang ginagawang, kumbagay, pag-aas o yung kanyang ginagawang attitude ay dahil gusto niyang matrade sa SMC. Dahil mukha raw na baka mas maganda ang maging offer sa kanya ng SMC kaya nagiging ganyan siya at talagang gumagawa na lang ng dahilan para mapilitan ang TNT na siya ay pakawalan. O di kaya naman baka itong si Mikey Williams ang gusto nito ay maging unrestricted free agent at maglaro sa abroad. Tandaan natin si Ray Ray Parks, ganyan na nangyari dati. Nung siya ay naglalaro sa TNT, nag-request siya na pakawalan para makapaglaro sa abroad. Actually, si Kiefer Avena, ganyan din. At eventually, pinayagan naman ng MVP group. So, tignan natin kung ano ba talaga mangyayari dito kay Mikey Williams. Ang maliwanag dito, itong si Mikey Williams, kumbaga hindi na nagiging maganda ang reputasyon, hindi lang sa Gilas kung hindi maski sa PBA. Kaya tignan natin, meron nga mga nagsasabi na baka ito daw ay eventually maban na sa PBA o baka pagkaisahan na ng mga teams na wag nang kunin dahil nga hindi maganda ang nagiging attitude. Kung sakasakaling yan man ay totoo,
Wag naman sana dahil napakahusay na player nito si Mikey Williams. Nakita naman natin kapag ito ay naglalaro kung ano ang nagagawa niya para dito sa TNT Tropang Giga. Kung inyong magugunitan noong nagkampyo ng TNT kontra Barangay Ginebra doon sa Governor's Cup, siya ang naka-score ng malayong 3-point shot na nagpapanalo dito sa katropa. Kaya sayang naman kung sa TNT mangyari ito dahil nangyari na nga sa kanila itong kay Ray Ray Parks at ito si Kiefer Avena. So kapag ito si Mikey Williams ay umalis sa abroad, magkakaroon na naman sila ng kakulangan na superstar. Lalo na ngayon wala na rin ito si RR Pugoy ng mahabang panahon, pati si Poy Eram. Samantala naman kung ikaw ang SMC, kukunin mo pa kaya ito si Mikey Williams? Hindi natin natitiyak pero alam natin hindi nagustuhan ni Al Francis Chua yung naging attitude nitong si Mikey. Kaya baka ito ay malabo rin kunin ng SMC. So tignan natin baka ito si Mikey sa bandang huli ang maging destinasyon na nito ay sa Japan B-League o sa iba yung dagat talaga. Keep the sky on your mind.